Narito ang paspasang balita sa mga oras na ito. Binang ilang lugar sa probinsya ng Davao dahil pa rin sa masamang panahon. Inulat na rumaragasang baha ang mga residente ng Compostela, Davao de Oro at nalubog sa bahang ilan nilang kagamitan. Umabot pa hanggang baywang ang tubig. Pahirapan ang paglilikas sa mga residente sa ilang barangay na abot-leeg na ang baha. Pinasok din ang baha ang mga bahay sa Matanao, Davao del Sur. Nagkumawag ang mga residente na iakyat sa mataas na lugar ang kanilang mga gamit. Ayon sa mga residente, umapaw ang sapa sa kanilang sitio dahil sa lakas ng ulan. Barado raw ng lupa ang kanal kaya hindi madaluyan ng tubig. Wala namang naiulat ng saktan o nasawi ay sa Pag-asa. Dulot pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone at Low Pressure Area ang naranasang pag-ulan sa Davao. Naghain ang panibagong petisyon na 5 pisong taas pasahe ang transport group na Pasang Mazda. Kung maaprubahan, magiging 14 piso ang minimum na pasahe sa jeep. Sa ngayon, dinidinig pa sa LTFRB ang nauna nilang petisyon para gawing 10 piso ang minimum fare. Matapos namang ibasura ng NCR Wage Board, muli naghain ang petisyon para sa aumento ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. 470 pesos pa rin ang isinusulong nilang minimum wage. Pero tinanggal na nila ang naunang hiling na across the board o para sa lahat ng mga manggagawa. Sa April 8, nakatakdang dinggi ng Dole NCR ang panibagong petisyon. Binatikos ang Commission Human Rights ang 2 lokal na kandidato sa Laguna. Nag-viral video ng isang campaign rally sa kalamban ni Tuti Caringal na kandidato sa pagka-provincial board member at Mayor Timmy Chipeco na kandidato naman sa pagka-kongresista. Sa video makita kumakanta at kumalong sa isang babae si Caringal. Tinanggal pa niya ang face mask ng babae. Sumayaw at kumalong din si Chipeco sa babae. Ayon sa CHR, pambambastos at pananamantala sa kababaihan ang ginawa ng 2. Ayon naman kina Caringal Chipeco, walang masama sa kanilang ginawa. Katuwaan lang daw ito at walang malisya. Wala rin daw nasaktan at nabastos. Magsasagawa ng investigasyon ng CHR para sa posibleng pagsampa ng kasong paglabag sa civil service rules. Arestado ang isang kumakandidatong kongresista dahil sa paglabag umano sa bouncing check law. Kinaina ng arrest warrant si Magnolia May San Jose sa barangay Ugong sa Pasig City kagabi. Tumatakbo siya bilang congresswoman ng 2nd District ng Palawan. Tumanggi magbigay ng pahayag sa kamera sa San Jose. Pero sa pakikipag-usap niya sa GMA News, iginiit niyang wala siyang kasalanan. Wala rin daw siyang natatanggap ng mga notice mula sa korte dahil sa ibang lugar na siya nakatira. Ngayong araw, pupunta sa Pasig Police Station ang mga complainant hugni ng aligasyon laban kay San Jose. Online kasal o online class o kasal? Ba pareho daw? Yan ang ginawa ng isang groom. Nasa reception ng kanyang kasal noong February 8 si Ronald Carlton. Pero sa gitna ng kasiyahan, sinabay niya ang pag-online class. Second year law student na si Ronald. At naisip daw niya umabsent pero hindi niya ito tinuloy. Kasabay raw kasi ng pagbuo ng pamilya ang pagkaroon ng magandang kinabukasan para sa asawa at magiging anak nila. Matinding ulan at baha ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Sarangani Province kahapon sa bahay ng Maasim hanggang sa bahay ng Maitum. Halos hindi na makita ang mga daan dahil sa lakas ng ulan. Kaya naman ang mga motorista dahan-dahan sa pagpapatakbo ng sasakyan. Sa bahay naman ng Alabel, nagmonitor ang MDRMO sa mga lugar na bahain at malalapit sa ilog. Gaya sa barangay Ladol na pinasok na ng baha ang ilang bahay. Inilikas sa mga otoridad ang mga binahang residente. Nalubog naman sa abot dibdib na baha ang ilang bahay sa 6 na purok sa barangay Kawas. Nagmisulang ilog din ang National Highway dahil sa taas ng tubig. Umabot sa 70 pamilya ang apektado. Ang ilan pansamantalang lumikas. Naghatid naman ng tulong ang LGU para sa mga naapektuhan. Sa bayan naman ng Malapatan, na stranded ang mga motorista dahil din sa mataas na baha. Sa videong kuha ng isang netizen, lubog na ang kalsada at napuno ng mga tipak ng bato kaya hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan gaya ng motorsiklo. Nahirapan namang makatawid ang malalaking sasakyan dahil sa lakas ng ragasa ng baha. Nagdulot din po ng pagbaha ang malakas sa ulan sa Southern Leyte at Aurora.
Rumagasa ang baha sa barangay Saub sa San Ricardo, Southern Leyte. Pinaalalahanan ng mga residente na nakatira sa bulubundukin lugar sa posibilidad ng landslide. Maghapon namang naramdaman ang malakas sa ulan sa Kasiguran, Aurora. Hindi muna pumalaot ang ilang mga isda. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, hindi po inaalis yung posibilidad na lumakas at maging bagyo yung binabantayan nating low pressure area. Huling nakita nasa aming LTA dyan sa may Laak, Davao de Oro. At dito sa wind map ng Metro Weather, ito makikita nyo mga kapuso, mananatili yan. Ang malapit dyan sa may Mindanao, yung nasa aming LTA sa mga susunod na araw at mabagal yan, nakikilos papunta ng Visayas. Kaya yung posibilidad na ito ay isang maging bagyo dahil mabagal yung kanyang pagkilos, eh nandyan yan mga kapuso. Kaya patuloy nating imo-monitor yung LTA na yan. Northeasterly wind flow naman ang nakakapekto ngayon dito sa Luzon ayon sa PAGASA. At dahil sa nasabing LTA, ito po, umaga pa lamang, maulan na sa buong Visayas at Mindanao. At muli mga kapuso, yung mga orange at pulang nakikita nyo, yan po yung mga malalakas na ulan. Kaya patuloy yung paghahanda o I am ready kayo sa posibleng baha at landslide sa maraming lugar sa Mindanao. Magtutuloy-tuloy yung mga pag-uulan na yan sa Mindanao hanggang sa hapon at posibleng dito sa Visayas pagdating ng gabi ay magiging mas maulan mga kapuso. Posible rin po ang ulan dito sa Northern Luzon ngayong umaga hanggang dito sa may Aurora, Quezon, Mimaropa at dyan sa may Bicol Region. Pagdating ng hapon, mas maraming lugar sa Luzon ang makakaranas sa mga thunderstorm kasama na yung Central Luzon at Calabarzon. Dito sa Metro Manila, meron pa rin tsansa ng ulan ngayong araw, ha? Lalong-lalo na pagdating sa hapon, makikita nyo yung mga kulay na yan na nasa ibabaw ng Metro Manila. Yan po yung posibilidad ng pag-ulan hanggang katamtamang pag-ulan ang pwedeng maranasan sa ilang bahagi tulad dyan sa Quezon City, Marikina, maging sa Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. At dahil malakas yung northeasterly wind flow, mataas ang alon sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, dito sa may Cagayan Valley kasama yung Batanes at Babayan Group of Islands, Aurora, dyan sa may Quezon kasama ang Polillo Island, maging dyan sa may Camarines Provinces at sa may northern at eastern coast ng probinsya ng Catanduanes. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Dalawang patay sa engkwento ng mga pulis, dalawang magkaangkas sa motorsiklo na tumakas umano sa checkpoint sa Binangonan, Rizal. May unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Nauwi sa engkwentro ang panghabol ng mga pulis sa dalawang lalaking hindi huminto sa checkpoint. Dito yan sa Binangonan, Rizal. Pasado alas 2 sa madaling araw, nagsasagwa ng Oplan Sita ang Angono PNP sa barangay Mahabang Parang. Nagkaroon daw kasi ng insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo sa isang subdivision. Sa kasagsagan ng checkpoint, dumating ang isang motorsiklo sa kayang dalawang lalaki. Pinapahinto sila dahil napansin na walang plaka at wala ring suot na helmet. Pero salip na huminto ay kumaripa sila, dahilan para habulin ng mga pulis. Umabot ang habulan sa Quarry Road sa Binangonan kung saan nangyari ang engkwentro. Dalawang sakay ng motorsiklo ang patay. Ayon sa mga pulis, unang nagpaputok ang mga suspect nang sumemplang ang kanilang motorsiklo. Kaya raw gumanti lang ng putok ang mga pulis. Tinamaan ng pulis mobile at muntik pang tamaan din ng bala ang isang pulis na buti na lang ay nakasuot ng bulletproof vest. Nabol po nila, ano, ginagamit yung ating mobile vehicle. At sa lugar nga po na ito, inabutan nila kung saan po na nag-slide po yung motor nila sa parting ito. At the same time, yung mobile natin, mobile personnel natin, bumaba. At nung pagbaba po ng personnel natin, ay binakil po, no? Binakil yung mobile natin. Kaya makita nyo po yung mobile natin, may tama po ng bala sa kanang bahagi po ng mobile, ano po. At yung isang personnel nga po natin ay tinamaan din ng bala, pero swerte lang po na ano, nakasuot po siya ng bullet vest. Samantala, Igan, katatapos lamang iproseso ng SOCO itong pinangyarihan ng engkwentro sa Quarry Road. Bahagi na nga po ito ng Binangonan, Rizal. At may nakuhang dalawang baril mula doon sa dalawang napatay na suspect. Inaalam pa yung kanilang pagkakakilanlan at aalamin din ng Angono PNP kung may kinabibilangan ba silang grupo dahil meron daw series na talaga ng pagnanakaw ng motorsiklo sa bahagi ng Angono, Rizal. Yan muna ng balita mula rito sa Rizal. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Hirap pa rin po sa pagsakay ang ilang commuter sa Commonwealth Avenue. Ang iba nga ay naglakad na lang. At naroon live ang kasama natin si Maris Umali. Maris, bakit nga ba ganun ang sitwasyon dyan at kumusta ang dali ng trapiko sa mga oras sa ito? Ang sinasabi ng mga nakakausap natin, kakaunti raw
yung mga pampasaherong mga sasakyan, yung mga bus na kanilang nasasakyan. Pero kung anong dahilan dito, mamaya alamin natin. Pero bigyan ko lamang kayo ng situation muna sa ngayon, no? Ilang araw na kasing nahihirapan yung mga kababayan natin, mga pasahero na makasakay sa mga pampublikong sasakyan. Ang ilan sa kanila, gaya ng sinabi mo, napipilitan na lang na lumakad ng malayo para makarating sa kanilang mga destinasyon, sa kanilang mga trabaho. Kanina, makikita natin, nandun pa tayo dun sa bandang dulo doon sa may bahagi ng footbridge. At nandun yung mga pasahero nag-aabang. Pero anong nangyayari, dahil nga nag-aagawan sila, tumatakbo na sila para dun sa makasakay sila dun sa mga pampublikong mga bus, no? Yung mga pampasaherong bus na yan. Eh nakikita natin, umuurong nang umuurong yung mga pasahero para lang, katulad nito, halimbawa, ayan, no? Talagang tumatakbo sila para makasakay lang sa mga bus na dumarating. Kanina mas marami pa, mas makapal pa talaga yung volume ng mga tao, yung mga pasahero na nag-aabang. At kapag hindi sila makasakay, tatakbo na naman sila papunta doon sa ibang mga magdarating ang mga bus. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga sasakyan dito sa may Commonwealth sa Litex. At nakatulong din kahit papano na hindi maulan ngayon, kaya naiibsan kahit papano yung hirap na kanilang pinagdaraanan, no? Yung mga woes ng mga commuters natin. Pero para alamin natin at maliwanagan pa tayo kung bakit nga ba ganito ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue, no, sa bahagi ng Litex, makakausap po natin si Sir Edward Laguerta. Siya po ang head ng MMDA Commonwealth Special Traffic District. Good morning po, Sir Edward. Good morning po, ma'am. Alright, sir, pakipaliwanag nga po sa amin. Ilang araw na po nahihirapan yung mga pasahero na makasakay. Alam naman natin na talagang perennial problem na po ito, no? Lagi na po problema. Pero bakit medyo mas matindi pa po yung pinagdaraanan nilang problema ngayon na makasakay sa mga pampublikong sasakyan? Ano po ba ang naging dahilan? Mula po nung nagkaroon na ng under ng level 1 tayo ng pandemic. At unti-unti na naging normal na po yung balik ng trabaho ng ating mga kababayan ay bumalik na po yung halos sa bilang ng mga mananakay. Oo, so, pero yung meron daw sinasabi na yung mga modernized at yung mga non-modernized na mga sasakyan pinigilan ding bumiyahe rito sa may Commonwealth. Opo, may ganun pong sitwasyon. Pwede niyo po ba pakipaliwanag dahil po sa dahil po sa utos ng AITF nung panahon ng pandemic, level 3, level 2, mayroong memorandum, series of memorandum ang LTFRB na pinagbabawalan ang mga UB at saka POG dito sa Commonwealth dahil doon sa programa nila na rerouting. Dahil sa iniiwasan yung marami ang nagpupunto ng mga sasakyan dito sa Commonwealth. Nakikita na po natin na ganito kahirap yung sitwasyon para sa mga kababayan natin. Ano po yung hakbang na pwedeng gawin? Madaragdagan po ba? Papayagan na po ba sa mga susunod na araw? Gaya nga na sinabi ninyo, nagdaragdagan na po yung dami ng mga pasahero. So, kinakailangan po talaga nilang makasakay. Ano po mangyayari? Mayroon na pong mga series of meeting ng LTFRB at mga ibang government agencies na mayroon silang rekomendasyon para ibalik yung mga prangkisa na dadaan na dito sa may Commonwealth, POG at saka UB, ma'am. Yung sinasabi na modernize, POG at saka UB, yun ang programa ng DOTR na dapat magiging moderno na ang mga UB at saka UB. Pero dahil sa nangyari nga pandemic, hindi na tuloy-tuloy. Pero meron ng mga modernas naman na POG at saka UB na bumabiyahe sa ibang mga parte ng Metro Manila. Kayo po mismo nakakakita ng sitwasyon dito at sinabi nyo, pinag-aaralan na ano ang magiging rekomendasyon po ninyo para matulungan naman maibsan yung problema ng mga kababayan natin, mga pasahero dito sa Commonwealth na talagang nahihirapan po makasakay papunta sa kanilang mga destinasyon. Opo, ano po ang magiging susunod nating hakbang? Opo, ang initiative po namin na hiningi namin sa aming ahensya, yung mga bus na bumabiyahe ng Fairview, pagdating ng rush hour, percentage sa bus na bumabiyahe mag-u-turn dito sa may Doña Carmen para maikita itong mga pasahero na na-stranded. Kasi
hindi makumpensate ng bilang ng bus kasi kulang talaga ang bus. Pagka pinayagan na, maglalabas ng memorandum ang LTFRB doon sa rekomendasyon nila na pwede nang bumiyahe ang UB at saka PUJ, malaking tulong yon para sa mananakay. Siguro babalik na po yung hindi ganito na karami kadagsa, as early as 8 o'clock ay maubos na po yung stranded na pasahero. Alright. Maraming pong salamat at sana nga po mangyari yan sa lalong madaling panahon. Yan po, narinig na po natin ang explanation kung bakit ganito po yung sitwasyon at gumagawa raw po ng hakbang ang ating mga otoridad para matulungan din ang ating mga kababayan, mga pasahero na nahihirap ang makasakay o mag-commute sa araw-araw. At maraming pong salamat ang head po ng MMDA Commonwealth Special Traffic District, Sir Edward Laguerta. Good morning po sa inyo. Thank you po. Balik sa iyo. Salamat, Marie. Samantala, kakapusan sa budget at para makatipid ang dahilan ng maraming pasaherong nagtsatsagang pumila sa EDSA Carousel. Pero ang inaasahang libreng sakay ngayong Abril, baka pagtapos pa ng Holy Week ipatupad. Yan ang unang balita live ni Corinne Katibayan. Corinne? Connie, good morning. Malaking bagay daw ang libreng sakay sa EDSA Carousel ayon sa mga pasahero na aming nakausap kaninang madaling araw. Kaya ang ilan sa kanila, nako, naiinip na raw. Sa edad 73, kumakayod pa rin ang tahok vendor na si Lito. Dito sa EDSA Bus Carousel Monumento Station namin siya nakilala. Umaabot hanggang 300 piso ang inuuwi niya pagkatapos ng halos 15 oras ng trabaho. Minsan natumal, katulad kapon, di naubos. Ayaw ko lang ngayon, pinagkakasya. Wala naman tayong magagawa kung hanggang doon lang kinikita natin. Importante kumikita. Tulad ni Lito, maraming pasahero ang kapos sa budget. Kaya inaasahan daw nila ang libreng sakay para makamenos kahit papano. Sana nga po may libreng sakay na po ulit. Kasi po, para po sa akin, malaking bawas na po yun sa babayaran ko. Sa araw-araw po. Iba-ibang diskarte na nga raw ang ginagawa ng mga pasahero para makatipid sa budget. Hindi na kumakain. Doble tipid po talaga sa gastos, lalo na sa pagkain. Nagbabao na. Or hindi, sumasakay na lang sa public transportation prior sa mga Grab or papasok ng trabaho. Willing to wait naman daw ang ibang pasahero. Okay lang naman po kasi naiintindihan naman po yung mga changes ngayon sa society natin. So okay lang, maaantay naman po merong privilege na may libre. Abril ang sabi ng LTFRB na magsisimula ang libreng sakay. Pero sinabi rin kamakailan ng ilang driver na ang abiso raw sa kanila ay makatapos na ang mahal na araw, saka pa lang ito may ipapatupad. Samantala, Connie, back to normal na ang dami ng mga pasahero. At kita nyo naman sa akin ni Kuran na dahil pa rush hour na, bahagyang humahaba na ang pila ng mga commuter dito sa EDSA Bus Carousel. Live mula rito sa Caloocan City, ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Kahit mas marami ng deboto pinapayagan makapasok sa loob ng simbahan ng Baklaran, may ilang naniniguro at sa labas na lamang pumupuesto para may social distancing pa rin. At live mula sa Baklaran, may unang balita, si Bam Alegre. Bam, good morning! Evan, good morning! Unang Miyerkules ng Abril at buwan pa ng Kwaresma, maraming mga nananampalataya yung bumangon na maaga para magsimba sa Baklaran Church. Isa ng alas 3 na madaling araw, bukas na ang simbahan ng Baklaran. May ilang maagang dumating para magtirik ng kandila at mag-alay ng mataimtim na dasal. May temperature check pa rin at required ng face mask para sa health and safety protocol. Sa labas pa rin pinili ni Teresa Laza na magdasal. Mas maigi pa rin para sa kanya ang mag-social distancing. Nagpapasalamat din ako sa Diyos na natapos na yung laging lockdown, laging wala nang kinikita sa araw-araw dahil laging lockdown na lang . Sobrang hirap. Pero ngayon bumabawi na rin. Kapag Baklaran Day, mas mahigpit ang mga otoridad. Hindi nila hinahayaang mapuno ng mga nagtitinda ang harapan ng simbahan mula 5 a.m. hanggang buong umaga. Naiintindihan naman ito ng mga nagtitinda tulad ng magtatanong si Lito Malikdem. Kikita kayo paano po, para sa papadala, ipon day kayo paano. Bagong Wednesday kasi maraming tao talaga. Repairs po tagal mga vendors. Halos po yung mga tagang ganyan, walang pesto. Pinapaano po talaga. Kasi po, yung po kasi mga tao po kasi, wala po sila madaanan. Kaya hinalo po nalang MMDA. Eva, naglabas na yung pamunuan
ng simbahan ng Baklaran ng schedule para sa Holy Week, yung mga misa sa Holy Week. Now, sa Monday, Thursday, tatlong misa sa gabi. Sa Good Friday naman, merong isang misa sa umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa Black Saturday, isang misa sa umaga at isang misa sa gabi. Live mula rin sa Baklaran, Bamalagre, buong puso para sa Pilipino. Pinag-uto si Pangulong Duterte ang pagbabahay-bahay kaugnay sa bakunahan kontra COVID-19, lalo na sa malalayong lugar. Paraan daw ito para magamit ang milyong-milyong vaccine doses na binili ng gobyerno na malapit na mag-expire. Darito ang unang balita. Dapat magbahay-bahay para magbakuna kontra COVID-19, lalo na sa mga malalayong lugar o nasa bundok. Ipinag-utos siya ni Pangulong Duterte sa Talk to the People kagabi. Sa gitna ito ng nalalapit na pagka-expire ng milyon-milyong COVID-19 vaccine. The vaccines are here and ready to be utilized just in case yung mga good number of the Filipinos remaining and refusing to be vaccinated, wala na tayong magawa. The most that we can do is a last-minute program. We embark on a program that would i-deliver natin yung vaccine sa bahay-bahay sa bukid. Hiniling ng Pangulo sa New People's Army o NPA na huwag ilagay sa panganib ang mga health worker na magsasagawa nito. Sa totoo lang, on grounds of humanity, kung gusto ninyo magpabakuna, pasali ko kayo. Pero green yung do not derail the program. Sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III na bukas sila sakaling gawing mandatory ng Kongreso ang pagpapabakuna kontra COVID-19. We would welcome, Mr. President, if the Senate or Congress will, if they can master that will, political will to make vaccination and booster mandatory like in other countries. Aminado si Duque na kontrobersyal kung gawing mandatory ang pagpapabakuna. Pero umaas ang kalihim na mauunawaan ito ng publiko. Ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM naman gagamitin na ang mga moske bilang COVID-19 vaccination sites. Paliwanag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., ito'y para dumami ang magpapabakuna kontra COVID sa nasabing rehiyon kung saan mababa ang vaccination rate. Ayon sa National Vaccination Operation Center, nasa 957,766 o 25% lang ng populasyon ng BARMM ang kompleto na sa bakuna. Umawit po ako kay Chief Minister at ang sinabi nga po niya ay magpapalabas sila ng tinatawag na role ita. So during Friday, during magkapagsamba po ng ating mga kababayan na mga Muslim ay gagawin pong parang vaccination site itong mga mosque at mga masjid na pupuntahan po nila. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Nagsimula na mag-taping si Bea Alonzo para sa Philippine adaptation ng Korean hit series na Start Up. May pasilip siya sa taping sa kanyang Instagram. Thankful daw si Bea sa mga blessing at sa kanyang new journey kasabay ng photo at video ng sunset. Handa na raw siyang makilala ang kanyang karakter na si Danny. Ito ang kauna-unahang proyekto ni Bea bilang kapuso. Ang startup ay isang Korean hit series noong 2020 kung saan maraming fans ang nahati sa Team Good Boy o Team Dosan. Iga na iligtas sa 12 minor de edad na biktima umano ng human trafficking sa Taguig. Arestado sa entrambe operation ang 2 suspect sa isang bahay sa Barangay Hagonoy. Walang pahayag ang mga suspect. Nasa pangalaga na ng DSWD ang mga menor de edad. Dinaha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa malakas na ulan. Sa Lambayong Sultan Kudarat, nalubog sa baha ang ekta-ektaryang palayan. Pahirapan din tumawid sa mga kalsada dahil sa abot tuhod na baha. Napilitan ng ilang residente na itulak na lang ang kanilang motorsiklo at bisikleta. Ang baha ay dulot ng pag-apaw ng Ala River dahil sa patuloy na pag-ulan sa lugar. Binahari ng ilang eskwelahan sa bayan ng Isulan. Pinasok ng tubig ang mga silid-aralan. Mabuti na lang at naiangat ng mga guro ang ilang gamit. Sa General Santa City naman, malaki ang naging pinsala ng malakas na ulan sa bypass bridge sa Barangay Conal. Bumara ang mga troso sa ilalim ng tulay, kaya umapaw ang tubig sa Calaha River. Ang katabi naman itong taniman ng saging na lubog sa baha.
Pinasok din ang tubig ang mga kalapit na bahay. Nasira naman ng baha ang bakod ng isang poultry farm sa Purok, Guadalupe. Ayon sa PAGASA, ang malakas na ulan sa rehiyon ay dala ng intertropical convergence zone. Putol, si Senator Piglacson ang suspindihin ang pamibigay ng fuel subsidy dahil sa election ban. Ang taraw siya maghain ng resolusyon sa Senado para maituloy ang ayuda sa mga tsuper. Tanong niya, paano raw maituturo na vote buying ito kung hindi naman kandidato ang LTFRB at national government? Tawag ng pangangailangan daw ang fuel subsidy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nag-ikot sa Bohol si Lacson at ang katandem na si Senate President Tito Soto kasama ang ilang senatorial candidates. Sa gitna naman ng pag-endorso ng mga partido at lokal na opisyal sa ibang kandidato, sabi ni Soto, ang endorsement ng taong bayan ang pinakamahalaga. Nag-courtesy call din sila kina Vice Governor Relampagos at Tagbilaran Bishop Abet Uy. Dumalo rin sila sa political rally sa bayan ng Hagna. Inendorso sila roon ni Mayor Joseph Raniola. Walang pampublikong aktibidad ang magkatandam na sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte kahapon. Pero dumalo si Marcos sa selebrasyon ng kaarawan ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa Quezon City. Naglabas naman ang press release si Arroyo na nag-e-endorso sa Marcos-Duterte tandem. Ine-endorso rin ang Movement for Reform and Regional Development towards New Economic and Cultural Cooperation ang magkatandem. Nilinaw ni Diosdado Padilla ng MRRD-NECC na hindi suportado ng kanilang mga miyembro ang naunang endorsement ni dating Agrarian Reform Secretary John Castriciones kay Manila Mayor Isko Moreno. Nauna nang nilinaw ng kampo ni Moreno na iba ang MRRD-NECC ni Castriciones sa MRRD-NECC ni Padilla. Tinanggi ng kampo ni Mayor Isko Moreno na tumiwalag ang Visayas chapter ng campaign volunteers niya para suportahan si Vice President Lenny Robredo. Ay sa chief campaign strategist ni Moreno na si Lito Banayo, sinabi ng ilang grupo ng volunteers na sa Visayas na tanging si Ikaw Muna, Pilipinas Cebu convener, Nick Malazarte lang daw ang tumiwalag. Sagot ni Malazarte, isa sa mga dahilan ng paglipat niya ay para matiyak na hindi mananalo si Bongbong Marcos. Kinumpirma naman ni IM Pilipinas Secretary General Elmer Arganyo ang pagtiwalag ng Visayas chapter. Nagpadala raw sila ng sulat para hikayatin si Moreno na makipag-usap sa ibang kandidato para mapigilan ang pagbabalik administrasyon ng pamilya Marcos. Kinukuha pa namin ang panig ni Marcos tungkol dito. Sagot naman ni Moreno, bukas siya sa usapang unification pero ayaw niya raw na kaya tumatakbo ang isang kandidato ay dahil lang kaaway niya ang isang pamilya. Samantala, dumalo kahapon si Moreno sa pagbubukas ng Binondo Intramuros Bridge. Nagbigay naman ng financial tips ang katandem niya si Doc Willie Ong sa kanyang Facebook Live. Gobyernong maagap sa pagtulong sa mga nangangailangan ang ipinangako ni Vice President Lenny Robredo. Sinabi niya yan sa Grand Rally sa Rizal Capitol Grounds sa Antipolo Rizal kagabi. Kasama niya roon ang running mate na si Senador Kiko Pangilinan. Bago ito, nagkaroon din sila ng mini-rally sa Tanay kahit maulan. Nakipagkita rin sila kay Antipolo Bishop Francisco de Leon. Binisita rin ni Robredo at Pangilinan ang koalisyon ng mga indigenous people sa Rizal na isang bubungan. Pumirma sila sa isang kasunduan na nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Walang pampublikong aktibidad kahapon sina Senador Manny Pacquiao at katandem na si House Deputy Speaker Lito Atienza. Binigyan din naman ni Jose Montemayor sa e-rally ang kahalagahan ng militar sa internal at external security ng Pilipinas. Wala naman public activity kahapon ang katandem niya si Rizalito David. Ang tambalang Faisal Mangundato at Carlos Serapio nagtungo sa isang mosque sa San Juan City para sa selebrasyon ng Ramadan. Walang public activities kahapon sina Leody de Guzman, Norberto Gonzalez at Ernesto Abella, pati sina Manny Lopez at Walden Bellion. Patuloy raw na pinag-aaralan kung paano makukolekta ang estate tax mula sa pamilya Marcos ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez. Tiwalang gobyerno na masisigil ito bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. At narito ang unang balita ni Ivan Mayrina.
Matapos sabihing siningil pero hindi pa nagbabayad. Sinabi ngayon ni Finance Secretary Carlos Dominguez na patuloy nilang pinag-aaralan kung paano makokolekta ang estate tax mula sa pamilya Marcos. We have been in discussions, intense discussions with the Bureau of Internal Revenue. As you know, this has a long history. Okay? This history goes back to when the estate actually was created. When former President Marcos passed away, and it has been encrusted with a lot of court cases, and my understanding from the Bureau of Internal Revenue is that they are trying to cut through all these issues in order to do their job. Ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ay tanggapan na nasa ilalim ng Department of Finance. Sa tanong kung sisikaping makolektang halaga bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte, sinabi ni Dominguez na oo raw. Pinag-aaralan din nilang computation ng ilan na mula 23 billion pesos ay lumubo na ang bayarin sa 203 billion pesos. Is the amount 203 billion correct? Tama po ba yung pinafloat na amount niyo? There was the amount of originally I think 9 billion and then it became 23 billion and then now because of penalties and interest, it's now, they say, around 203 billion. So which amount is going to be settled is in discussions now with BIR. Sa isa namang pahayag, sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malinaw sa tax code at iba pang regulasyon na kailangan magbayad ng estate tax ang co-administrators ng Marcos Estate na sina dating First Lady Imelda Marcos at Presidential Candidate Bongbong Marcos. Gayun din, na iba pang tagapagmana ng yumaong Pangulo. Sinabi rin ni Carpio na hindi raw totoong sinabi noon ng mga Marcos na hindi sila nabigyan ng due process sa kaso. Sinagot daw ito ng Korte Suprema sa mismong desisyon nang sabihin kung may pagkakataong tutulan ng aksyon ng gobyerno pero hindi ito ginawa nang wala namang sapat na dahilan. Ang nagsasabing siya ay nasisiil ay siya ngayong naniniil sa maayos sa pagtakbo ng gobyerno. Sa isa namang press release ang tanggapan ni Bongbong Marcos, pinatitigil ni dating Senate President Juan Ponce Enrile si Carpio sa paglalabas sa mga umano'y mali at walang basihan na pahayag kaugnay ng issue. Sabi ni Enrile, hindi raw naiintindihan ni Carpio ang batas sa pagbubuwis. Gusto nga raw niyang magpresenta ang abogado ni Marcos. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Carpio. Ang Partido Aksyon Demokratiko, partido ng presidential candidate Isko Moreno, sinabing makikipagtulungan sila sa investigasyon yung kinakasal ng Senado kaugnay ng hindi pa rin nakokolekta ang Marcos estate tax. Mas mahalaga raw rito ay hindi ang halaga, kundi ang pagsingil sa buwis na nararapat. This is an issue of entitlement, no? Ang paniwala nila sa sarili nila, naghahari-hari sila dito sa ating bansa. Samantalang yung ordinaryong mamamayan, kailangan magbayad sa BIR. Nanawagan din ang grupong kawani kontra daya, isang samahan ng mga kasalukuyan at dating kawani ng gobyerno na madaliin ang Administrasyong Duterte pangongolekta at agarang resolbahin ang isyo ng Marcos Estate Tax. Ayon sa Malacanang, sinabihan na ng Pangulo ang BIR na resolbahin ang issue sa kanyang nakaraang Talk to the People. Hinihingan pa namin ng pahayag ang pamilya Marcos. Ngayong naramdam na ang balik heavy-gat na traffic sa Metro Manila, abay napapanaw na kayo patupad ang panukalang Daylight Saving Time o DST. Kapanahon na natin yan, San? Oo nga, sa ilalim niya, gagawin ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang oras ng pasok at transaksyon sa gobyerno para hindi sumabay sa bugso ng mga taong lumalabas para sa kanya-kanyang lakad. Bukas daw rito ang Pangulo at inutusan na raw ang MMDA nakausapin ang concerned agencies para sa agarang pagpapatupad nito, Igan. Sa tingin mo ba parang talaga napapanahon na ngayon yan? Siguro sa energy conservation kasi dati yan. Oo. Pero kung sa trafiko, hindi ko alam. Oo nga, tama. Siguro parang ano nila. Kailangan pag-aralan pa yan ng mga 6 na buwan bago na administrasyon. Pag-aralan mabuti. Anyway, kung maganda naman ang layunin, siguro talagang napapanahon na rin pag-aralan. Ano naman kaya ang hirit ng mga kapuso natin online kaugnay nito, Maris? Nako, Ika na Ate Sue, marami ang triggered at hindi pabor sa inihirit ng MMDA na Daylight Saving Time. Dito, nakikita solusyon sa heavy gut na traffic para kay Earl Quinto. Mas okay pa sa kanya ang work from home setup at online classes dahil mas nakita raw dito na nabawasan ang traffic. Sabi naman ni Marife Galin, di sapat ang 1 hour difference sa oras. Mas dapat nabawasan ang bumabiyahing mga sasakyan. Rekomendasyon ni Ace Abundo, i-divert na lang ang mga private cars sa secondary roads bukod sa EDSA.
Mas paigtingin din daw ang pagkapatupad sa batas trapiko sa EDSA. Pabor naman si DJ Guarino sa DST. Para sa kanya ay mababawasan ito ang traffic at maaga pang makakauwi ang mga empleyado. Maraming estudyante sa bigdang personal na makasama ang mga kaklase sa face-to-face classes. Pero bago makabalik sa silid-aralan, kasama sa requirement nila ang pagkaroon ng health insurance. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. Disyembre noong nakarang taon na magsimula magkaroon ng face-to-face classes ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pero para lamang yan sa mga senior student at mga estudyanteng may laboratory classes gaya ng medicine courses. At nitong Lunes, April 4, nadagdagan pa mga estudyante sa loob ng pamantasan. Pinapapasok na rin ang mga engineering at nursing student, kabilang mga third year nursing student na ito. Bago makatapak sa pamantasan, sang katutak na requirements muna ang inayos ng mga estudyante. Dapat kasi bakunado, requirement din na dapat may medical insurance ang mga papasok na estudyante. Kundi man private insurance, pwede rin ang PhilHealth insurance. Si Joshua, November pa raw nag-apply dahil excited na makapag-face-to-face classes. It assure us na yung expenses, kapag na-hospitalize kami, parang isi-shoulder ng government since nagka-contribute nga. Excited man ang marami sa pagbabalik ng face-to-face, marami pa rin ang nalilito sa kondisyong ito. May kailangan bang bayaran ng mga estudyante para makapagpa-insure sa PhilHealth? Sabi ng PhilHealth, wala. Kapag daw under 21 years old, pwede silang maging dependent ng kanilang mga magulang. Kung 21 years old and above at wala namang source of income ang estudyante, ay pwedeng mag-apply bilang indirect contributor. They will be considered indirect, financially incapable sila. Kasi wala naman silang earnings, wala silang salary, so hindi sila magbabayad ng premiums. National government ang magbabayad ng premiums nila. Ayon sa PhilHealth, lahat ng Pilipino ay member ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare Law. Kailangan lang ay mag-register. Ano nga ba ang benepisyo ng mga estudyante ang magkakaroon ng PhilHealth insurance sakaling magka-COVID? Kung kailangan nilang ma-hospital, then meron tayo mga inpatient benefits for COVID. May mild, may moderate, may severe at saka critical. So, depende yun doon sa severity. And it ranges from 43,000 up to 786,000. Ang NUSPO, National Union of Students of the Philippines, pabor naman daw sa pagkakaroon ng proteksyong pangkalusugan ng mga estudyanteng sasabak na sa face-to-face classes. Pero dapat daw magkaroon pa ng karagdagang pondo. We in Kabataan Party List, we filed a bill, Safe Schools Reopening Bill, which also allots medical fund for free treatment para mabigyan ng pondo yung kalusugan, yung treatment ng mga estudyante sa duration ng face-to-face learning. 188 billion pesos ang pinopropose nilang pondo. Hindi raw sapat ang PhilHealth insurance lang. Gumawa naman ng paraan ng PLM para hindi mahirapan sa pag-a-apply ng PhilHealth insurance sa mga estudyante. We contacted PhilHealth at nag-arrange kami na sila ang pupunta rito para asikasuhin yung PhilHealth application ng ating mga estudyante. Paninigurado ng pamantasan na ligtas ang mga estudyante sa paaralan. Kabilang nga sa protocol ng PLM ang pagbabawal sa mga estudyante na tumambay sa classroom. Kaya waiting area nila itong quadrangle. Hanggang 20 lang din estudyante ang pinapayagan kada classroom. Sa ngayon, hindi pa 100% ang mga estudyante sa pamantasan. Target daw nila na pagdating ng panibagong school year sa Setyembre ay makabalik na ang lahat. Yan ang unang balita. Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Kasama ang Pilipinas sa 40 bansa na kalahok ngayong araw sa Land of the Games ng Organizing Committee ng Paris 2024 Olympics at French Ministry of Europe. Ang 3-kilometer marathon at bike ride gagawin sa Intramuros live. Mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene! Good morning, Susan. Ongoing o nagpapatuloy ngayon ang marathon at bike ride dito sa Intramuros, Maynila at nandito kami sa kanilang jump off at end point. Katulad ng nakikita nyo, o isa-isang na nagsisibalikan yung mga atletang kalahok dito sa marathon. 3-kilometer marathon at bike ride ang nagaganap ngayon dito sa palibot ng Intramuros.
Bahagi ito ng Land of the Games, isang kampanya ng Organizing Committee ng Paris 2024 Olympics at ng French Ministry of Europe and Foreign Affairs sa araw mismo ng International Day of Sports for Development and Peace. Bahagi raw ito ng mga events na iyo-organisa bago ang Paris 2024 Olympics. Layon din itong ipagdiwang ang papel ng sports sa lipunan at ipakita ang pagkakaisa ng mga bansa. Mangyayari ang 24-hour event sa buong mundo kung saan nasa 40 ang participating countries kabilang na ang Pilipinas. Kada oras may nangyayaring sports event sa ibang bahagi ng mundo, pagkatapos ay ipapasa ang symbolic baton sa susunod na bansa na magsasagawa naman ng sarili nilang sports event. Japan ang nagpasa ng baton sa atin sa Pilipinas at kalahok dito ngayon yung mga atleta at kinatawa ng Philippine Olympic Committee. Narito rin ng French Ambassador. Susan, balik tayo dito sa live situation dito sa Intramuros. Katulad ng nakikita nyo, isa-isa nang natatapos o nakakarating dito sa finish line yung mga kasali sa marathon at hinihintay na lang natin yung iba pang atletang kalahok nito. Pagkatapos nitong sports event dito sa Intramuros, magkakaroon naman ng symbolic na pagpapasa ng baton sa Cambodia naman. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Magdodonate po ang Pilipinas ng mga COVID-19 vaccine sa Myanmar at Papua New Guinea. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, maraming sobrang bakuna ang Pilipinas dahil kumonte ang nagpapaturok ng COVID-19 vaccines. Kaisa rin daw ang Pilipinas ng World Health Organization sa pagsisiguro ng pantay-pantay na pamamahagi ng bakuna. Alamin pa kung ilang doses at anong brand ng bakuna ang i-donate. Nais ng Department of Education na maging full implementation na ang face-to-face classes. Inilunsad din ang Bida Kid campaign ng DepEd, DOH at USAID para sa kaligtasan ng mga estudyante. Sa unang balita po ito ni Leigh Alves. Kung si DepEd Secretary Leonor Briones ang masusunod, dapat mag-full implementation na ng face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 at 2 ngayong taon. Pero depende pa rin daw ito sa kahandaan ng lokal na pamahalaan. We have a lot of catching up to do, both in face-to-face learning where our children learn not only facts but also how to deal with each other, whether teachers, whether parents, and where we teach them what we now describe as good manners and right conduct. Sa ngayon, nasa 30% pa lang ng mga paaralan sa bansa o mahigit 17,000 ang nagsasagawa na ng face-to-face classes. Karamihan dito mga public schools. Malubhang naapektuhan ng COVID pandemic ang education system ng Pilipinas. Ayon sa United States Agency for International Development o USAID, may limitasyon daw kasi ang distance learning, lalo para sa mga limitado ang access sa mga device at internet. In other countries where there's been some research, the prolonged suspension of face-to-face classes has resulted in learning gaps and other issues, such as mental health problems, increased dropout rate, child labor, and teenage pregnancy. Ang ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes sa mas marami pang paaralan, magagawa lang daw sa pamamagitan ng pagsunod sa health and safety protocols ayon sa Department of Health. This is only possible if we continue to champion COVID-19 vaccination in our communities and commit to practicing minimum public health standards everywhere and at all times. Kaya inilunsad ng DepEd, DOH at USAID ang Bida Kid campaign. Nakasentro ito sa tatlong B, bakuna, bayanihan at Bida Behavior. Pangunahin dito ang pagsuot ng mask, paghuhugas ng kamay, physical distancing at pagpapanatili ng maayos na airflow. Para sa unang balita, Leigh Alves, buong puso para sa Pilipino. Pwede na pong madaanan ng mga motorista ang Binondo Intramuros Bridge matapos po itong buksan kahapon. May 4 na lane ang tulay. Kakayanin daw nito ang nasa 30,000 motorista na papasok at palabas na Intramuros at Binondo araw-araw. Meron din itong bike lanes at sidewalks. Hinangunahan ni Pangulo Duterte ang pagpapasinaya nito kahapon. Pinasalamatan ng Pangulo ang China para sa pondong inilaan sa proyekto. Dumalo si Chinese Ambassador Huang Xiliang sa seremonya. Ayon kay Huang,
Ito na ang 16th na nakumpletong government-to-government project ng Pilipinas at China sa ilalim ng administrasyon ni Chinese President Xi Jinping. Kapuso meets kapamilya. Nagsanib pwersa ang GMA Network at ABS-CBN para sa ilang pinakaminahal na mga pelikula ng Star Cinema na mapapanood na sa Kapuso Network ngayong Abril. Narito ang unang chika ni Nelson Canla. Ngayong Abril, ang imposible magiging posible. Dahil ang mga pelikula ng Star Cinema ng ABS-CBN, mapapanood nyo na rin sa Kapuso Network. Namiss ko to, ah. I love you po. I love you din. Ngayon, wala ka nang kawala. Sabihin mo muna na kailangan mo ko. Pinangunahan ng GMA Network ang makasaysayang contract signing kasama ang ABS-CBN para sa license ng ilan sa mga pili at pinakaminahal na pelikula ng Star Cinema. Dumalo ang mga opisyal ng Kapuso Network na sina GMA President and COO Gilberto Duwavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, GMA Films President and Programming Consultant to the Chairman and CEO Attorney Annette Gozon Valdez, First Vice President for Program Management Department Joey Abacan, Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz, Assistant Vice President for Program Management Department Mitzi Garcia, at Assistant Vice President for Corporate Affairs Communications Jojo Accio. We're very pleased because the significance of our partnership today ushers in possibility of a far broader set of conversations, potential partnerships and cooperation that will have the benefit not only mutually to GMA and ABS-CBN, but as importantly, if not perhaps more importantly, to the benefit of the public we both serve, the Filipino viewer. Looking forward, since we have, as they say, broken the ice, there is great optimism that these conversations will continue or start and continue, and we look forward to the possibility of this type of an opportunity again moving forward. Sa hanay naman ng ABS-CBN, dumalo sina Chairman Mark Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo Katigbak, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, Group Chief Financial Officer Ricardo Tan Jr., Managing Director of ABS-CBN Films Production Olivia Lamasan, Head of International Sales and Distribution Pia Laurel, Vice President of Corporate Communications Kane Errol Chowa, PR Director Crystal Belmonte, at PR Manager Tonichi Tataro. And now, because of the kindness of our friends at GMA, we have the special opportunity to bring our Kapamilya stories to a new audience. We hope the Kapusos find joy and inspiration in viewing our Star Cinema movies. And we also look forward to a new era of friendship and cooperation within our small industry. Maraming salamat, Chairman Gozon, Jimmy, Annette, Philip, Joey, Joel, and all our other friends at GMA who have made this partnership happen. Maraming salamat po. Mga Kapuso, mag-ready ng tumawa, umiyak, then I'll take whatever you can give, at mag-enjoy. Hindi mo na alam kung gaano mo ako napapasaya sa mga pelikulang nagpatibok ng maraming puso, tulad ng mga pelikula ni Jan Lloyd Cruz, Bea Alonso, Sara Geronimo, maging ni Ding Dong Dantes, Alden Richards, at marami pang iba. Yan ang unang balita. Nelson Canlas, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.